Alright, let's open with a word of prayer. Manalangin muna tayo bago ang lahat. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa araw na binigay niyo po sa amin na kung saan maaari po kaming sumunod sa utos ng Panginoon patungko sa baptism ng dalawa sa kapatiran Lord na nais na sumunod sa inyo. At nawa madagdagan po ang bilang sa mga hinaharap na araw, sa mga hinaharap namin Lord na madagdagan ang mga disipulo na nais na sumunod sa inyo, Lord. Bless niyo po kami. Bless niyo po ang okasyon na ito. Tulungan niyo po na maunawaan ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Alright, so maraming eroplano dumadaan dito kasi ano lang tayo, ilang kilometers lang tayo sa airport. So, sanay na kayo sa ganong sistema dito. Now, sa Bible, in Ephesians chapter 4, verse number 5, Ephesians chapter 4, ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 5, isang Panginoon, one Lord, isang pananampalataya, one faith, isang bautismo, one baptism. One Lord, one faith, one baptism. So hindi yung maraming mga Diyos ang sinasamba natin. Hindi, isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Yan ang Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin. Hindi lang para sa mga Baptist, kundi para sa lahat. Hindi lang para sa mga Kristiyano, pati rin sa mga Muslim. Hindi lang sa mga Muslim, sa lahat ng mga ateista at hindi sumasampalataya sa Diyos, o walang pananampalataya sa Diyos. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa kanila rin. So, isa lang ang Lord na nakakaligtas. Yan si Jesus Christ. Kung ano ang relasyon mo kay Jesus, yan ang relasyon ng Diyos sa iyo. So, pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin ka ng Diyos Ama. Kahit na hindi ka Baptist. Kung ikaw ay na kay Kristo, tatanggapin ka ng Ama balang araw. Dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa tubig ng bautismo o sa mabubuting gawa. Yan ang problema ngayon. Maraming nag-iisip, tatanggapin ako ng Diyos kung ako ay mabait, kung ako ay gumagawa ng tama. No, hindi natin kayang gawin ang batas ng Diyos. Lahat tayo ay kulang sa batas ng Diyos. Na yung batas, hindi naman masama yan. Kaya lang, kung sa isip mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan dahil sumusunod ka sa batas ng Diyos, yung kumpiyansa mo nasa sarili mo, hindi na kay Kristo. Maling-mali yun. So, ano ang relasyon mo sa Panginoon ngayon? So kung ikaw ay hindi pa na kay Kristo, wala ka pa sa kaligtasan. Kahit na magsimba ka, kahit na magbasa ka ng Bible, kung ikaw ay hindi nagsisi at tumanggap sa Panginoon, hindi ka na kay Kristo. Ang napag-aralan natin yan kaninang umaga, ikaw ay ligaw, ikaw ay sumasailalim sa puot ng Diyos, ikaw ay patay sa iyong kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan, ikaw ay hinatulan na. Thank you. Nakikinig sila sa Sunday school. Magiging maganda yung Sunday school natin next Sunday. I guarantee you that. Yung iba, gusto nila mag-join sa class natin. Pero hindi pwede. It's exclusive. One Lord, one faith. Ano itong one faith na yan? Iyan yung pagiging Baptist. One faith, ang faith na pagiging Baptist. So, si John the Baptist, kinasihan ng Diyos para mag-baptize. Hindi niya binaptize ang lahat. Marami siyang mga rineject na baptism. Bakit niya rineject sila? Wala silang pagsisisi. Walang tunay na relasyon sa Panginoon. Walang tunay na pagsisisi, kaya sila ay rineject ng Panginoon. At rineject ni John the Baptist. Sino yung binaptize ni John the Baptist? Yung mga ligtas na. Yung mga na kay Kristo na. Sila yung binaptize niya.
Nais lang nila magpatuloy. So, Bren, you came to receive the Lord as your Savior. Disipulo na siya. He is in Christ. Hindi niya kailangan ng baptism para maligtas. He's already in Him. And Christ is in him. Pero, if Bren wants to follow Christ, if Bren wants to continue, he must get baptized. And Nana Elena is the same way. So Nana Elena, this is a special day for you. And magpatuloy lang, Nanay. Kahit na mahirap, kahit na may pakiramdam or whatever, magpatuloy lang for the Lord. So, sabi dito, one baptism. One baptism. So, ibig sabihin ng one baptism, hindi ito baptism ng Catholic, hindi ito baptism ng Methodist, hindi baptism ng Evangelical. This is baptism. Ito yung baptism na ilulubog ka sa tubig bilang disipulo at larawan ng pagkamatay sa lumang buhay. Ibinurol tayo kasama ni Kristo. At kung paano bumangon si Kristo maguli sa patay, ganun din ang mananampalataya, ininalarawan niya yung kanyang lumang buhay, binuburol niya, at ngayon pag alis niya sa tubig, lalakad na siya sa newness of life or yung pagpapanibago ng buhay. Yung tubig hindi nakapagbigay ng bagong buhay, pero nasa puso yon. So if in your heart you truly will leave the world behind and rise with Christ, you will have the blessing of being a Baptist. Kasama ka na sa Baptist nun. Ibig sabihin, lahat ng mga nauna sa atin na mga Baptist, naranasan nila yung persecution, yung affliction na pinag-usapan natin this morning. Hindi lang natin alam. Hindi naman sila tinawag Baptist always. Si John the Baptist ang nauna. Anong ginawa kay John the Baptist? Pinugutan yung ulo niya. Why? Kasi hindi siya nakisama sa kalokohan ng gobernador na si Herod. Si Jesus Christ, naging Baptist, binaptized ni John the Baptist si Jesus. Anong ginawa ng mundo kay Jesus? Pinakusapos. Gusto niyo bang magpabaptis? And so on and so forth. Lahat ng mga apostol ng Panginoon, 12 sila, lahat sila dumaan sa napakatinding pagsubok. Hindi lang re-record ng Bible. Pero kung alam natin, yung ilan na naka-record dito, si James the Less, for example, sinundot siya ng espada sa kanyang tiyan. Pinatay siya ni Herod. Si Peter, linagay sa preso. Bakit? Dahil hindi sila tumitiwalag sa pananampalataya at hindi nagsasawa na magsabi na magsisi tayo at manumbalik sa Diyos. Yan ang mensahe ng baptism. So, one baptism, ibig sabihin, yung baptism ni John the Baptist. Kaya tayo nagbabaptize dahil yung mga tumanggap sa Panginoon gustong magpatuloy sa pananampalataya, tayo bibigyan natin sila ng chance na ipakita sa lahat na sila ay tunay na susunod sa Panginoon. Kayo mga nabaptize na, you need to remember. Kumbaga parang i-renew ninyo yung commitment ninyo. Tuwing nakakakita kayo ng baptism, isipin ninyo yung baptism ninyo. Ay, oo nga, ilang taon na ako naging believer, Christian, Baptist. I will renew my commitment to serve the Lord. Kaya dapat, pag Linggo, hindi na kami nagtataka saan ka pupunta. Sabi mo, tapos ka na sa lumang buhay, lalakad ka na sa panibagong buhay. So, faithfulness to church. Programa ba ito ng Diyos o inimbento ng tao? Programa ito ng Diyos. Wala akong motivation na ilubog ang sino man sa tubig. Wala. Maliban lang sa inutos ito sa atin ng Diyos. Utos ito ni Kristo, kaya tayo sumusunod. Malino ba ito?
Okay. Nawa mag-landing sila ng safe. I hope they land safely, you know. Anyway, we don't baptize because we have nothing. We don't baptize because we want to. We baptize because Jesus said to baptize disciples. So also Matthew chapter 28, go over to Matthew 28. Book of Matthew chapter 28. And verse 19, Matthew 28, verse 19. Verse 19. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them. Sino yung ibabaptize natin? Them. Sabi ng Bible, teach all nations, baptizing them. Yung mga tumanggap sa tinuro, yun ang ibabaptize natin. Now, si Tabitha, bagong silang, pwede ba siyang i-baptize? Bakit? Hindi siya pa tumanggap. Sanggol yan. Kaya mali yung turo ng maraming relihiyoso na pwedeng bautismuhan o ibinyag yung mga babies. Hindi sila tinuruan, hindi pa sila marunong magsisi at tumanggap. Therefore, hindi sila disciples na pwedeng ilubog sa tubig. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. So pagkatapos na may baptize sila, anong dapat gawin? Teach them to observe. Oh, so Brother Bren, you will have to observe Lord's Supper. You will have to observe church membership. There are many things to observe. And we have to instruct you and teach you these things. But we cannot baptize anybody who is not first a disciple. One last verse, John chapter 4. Tingnan mo yung halimbawa ni Jesus. Nung si Jesus nagbaptize, John chapter 4, when Jesus baptized, and he baptized many times in his earthly ministry. But you can read it in John chapter 3. He baptized in John chapter 4. And people just don't preach the Bible anymore. That's why people are ignorant about this. Jesus baptized? Yes, he did. Look at John chapter 4, verse 1. John chapter 4, verse 1. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. So Jesus made disciples and he baptized them more than John. So John was on the decrease, Jesus was on the increase. Kaya hindi ho tayo Johnites. We are not Johnites. We are Christians. Kasi hindi kay John the Baptist tayo, kay Jesus tayo. And Jesus made more disciples and baptized them more than John. So, yung mga binaptize lang ni Jesus, mga disciples. Ba't natin ibabaptize yung tao na walang malay patungkol kay Kristo? Walang saysay yun. We only baptize those who receive the Lord as Savior at yung gustong magpatuloy sa Panginoon. Is that clear? So, yung ilan sa inyo, hindi pa tumanggap sa Panginoon. Huwag na kayong maghintay. Hindi pa nga ako ang bukas. Iba-iba ang sizes ng mga kabaong. Hindi natin alam kung kailan yung buhay natin. Tanggapin si Jesus Christ habang may panahon. At kung tinanggap mo si Kristo, sumunod na sa Kanya, mabuhay para sa Panginoon. Bibigyan Kanya ng grasya para sumunod sa Kanya. Para ikaw rin, pag-uwi mo sa langit, meron kang krona na ibibigay sa paa ng Panginoon bilang pasasalamat sa grasya na binigay niya sa iyo dito sa mundong ito. Napakabulok na mundo. Natagpuan mo si Kristo at napagsilbian mo siya.
Hindi, walang disciple sa langit. Commercial. Ayaw ko mag-travel sa Sunday kung pwede. Delikado. Anyway, walang disciple sa langit na nagsisi na tinanggap niya ang Panginoon at nagsilbi siya sa Panginoon. Guaranteed. Walang disciple na nagsilbi sa Panginoon na sa sinayang ko yung linggo ko sa church. Sa palagay mo, ganun sila sa langit? Mga only those who are professing Christians. Ganyan ang isip ng hindi saved. Anyway, let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you for one Lord, one faith, one baptism. Now we get to observe the ordinance of baptism today because of two Christians that surrendered to continue on for the Lord. Pray your hand of blessing upon them and the rest of us who know you as Savior and have been baptized. Help us to renew our commitment to you afresh as we see them go under. Help us remember that we have been buried with you in your likeness and that we will rise again someday and walk now in newness of life, being buried with him, being planted together with him, that you expect fruit from our lives. We ask your hand of blessing upon them, Lord. Doon, Lord, sa mga hindi pa saved, nawa sila po ay magsisi at tumanggap sa Panginoon upang makamta nila ang buhay na walang hanggan at matuklasan ang pagpapala ng pagiging tama sa mata ng Diyos. We pray these things in Jesus' name. Amen.